Patuloy ko po yung pagbabahagi sa inyo yung ating pong nasimulan tungkol po sa kayamanan. Sinong gustong yumaman? Yan. 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 Lahat po talaga tayo nagmimithi na umalwan yung buhay, gumanda yung ating kabuhayan, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga minamahal sa buhay at nang makatulong din tayo sa ating kapwa. Yun po yung mahalaga. Subalit, mayroon pong babala ang Biblia. Yung akin pong reflection ay hanguin po natin to sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 12, ang talata po 13 hanggang 21. So ito po ay patungkol doon sa tinatawag na lalaking o mayamang lalaki na hangal. No? So ang kwento po ay ganito, mga kapatid. Nung si Jesus ay nangangaral, may lumapit sa kanya na isang binata at ang sabi niya, Panginoon, pakialaman mo nga yung aking kapatid, sabihin mo na hatiin na niya at ibigay sa akin yung parte kong mamanahin. Then pagkatapos, nagkwento si Jesus tungkol doon sa mayamang hangal. Huwag po niyo akong ma-misinterpret, mga kapatid, na ang layunin ng bawat isa na guminhawa ang buhay ay hindi ho masama. Ang katuruan ng Biblia, mahigit 50% ay pagtuturo po ng kasaganahan ng buhay ng isang tao sapagkat ang Diyos natin ay masagana. Ibig ng Panginoon na ang bawat mga anak niya ay sumagana din sa lahat ng mga pangailangan sa buhay. So dito ko po dudugtungan, mga kapatid, na sa talatang 15, mayroon pong babala ang Panginoon na mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Kasakiman sa pera, kasakiman sa kapangyarihan, kasakiman sa posisyon, o iba pang mga bagay. Pag sinabing kasakiman, ito na ho yung mayroon tayo pero minimithi pa natin na higit pa ano yung mayroon tayo. Ang payo nga ni San Pablo, masiyahan na kayo dapat kung ano ang mayroon kayo para kayo magkaroon ng kagalakan, kaligayahan sa inyong mga puso. Subalit, mayroon pong hindi pagkakontento. Dalawang uri po yung hindi pagkakontento ng tao. Yung tinatawag na happy discontentment, yun po yung masaya ka na hindi ka nakakontento sapagkat nagmimithi ka na madagdagan, subalit yung paraan mo na yun ay naayon sa kalooban ng Panginoon. Pero pag nagmimithi ka na hindi ayon sa kalooban na ng Panginoon, sarili mo na lamang ay iniintindi mo, yun na po papasok doon yung tinatawag na kasakiman. Wala ka nang iniintindi kundi ang iyong sarili. Puro ka na lang ako, ko, akin. Yan. Diba? Ganyan yung sinasabi ng binata na mayaman. Pansinin niyo yung sinabi ng binatang mayaman. Ang dami ko ng ani. Hindi na magkakasya sa aking kamalig. Kaya ipapagiba ko ang aking kamalig. Magpapatayo ako ng bago at mas malaking kamalig. At doon ko ilalagay yung aking mga ani at iba pang mga kayamanan. Pagkatapos, magsaya ako, uminom, kumain, sapagkat yung aking ipon ay hindi na kayang ubusin. Hindi po sinasabi sa Biblia na ang taong ito ay gumawa ng masamang paraan para siya yumaman. So marahil wise na negosyante ang taong ito kung bakit siya yumaman. At wala rin nababanggit sa Biblia na ang taong ito ay mayroong inagrabyadong kapwa. Wala din. Ang kulang lang sa taong ito, lahat ng pagpapala ay sinasarili. Ang sabi ng Panginoon tungkol sa kayamanan, gamitin ninyo ang kayamanan sa kipagkakaibigan, sa kipagkapwa-tao. Ibig sabihin, yung pagtulong mo sa iyong kapwa, dapat doon mo gagamitin ang iyong mga kayamanan at hindi lang pang-personal. Kaya dito pumapasok ang sabi ng Panginoon, hangal. Yeah. Ang katumbas ng salitang hangal ay tanga. Yan. Napakatanga mo, ang yabang mo eh. Sa gabing ito, babawian kita ng buhay. Hindi mo na mapakinabangan. Kaya ang payo ng Biblia, mag-ipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Dahil doon, walang magnanakaw na pwedeng magnakaw, walang sisira, walang aagaw na doon. Subalit, hindi naman tuwirang sinasabi na huwag na tayong kumilos, huwag na tayong magsipag, huwag na tayong magtrabaho o maghanap buhay dahil mayroon tayong mga financial at material na pangangailangan. Mayroon tayong bayarin sa ilaw, tubig, pagkain o iba pang mga gastusin sa bawat araw.
Ang sinasabi lang ng Biblia na mag-ingat kayo, baka sa inyong pagmimithi na magkamit ng higit pa kung ano ang mayroong kayo, nabubuyo naman kayo doon sa pagkakasala. Kaya ang sabi nga sa 1 Timoteo 6:9 na pag sumibol sa iyong puso yung pagnanasa na ikaw ay yumaman, doon pumapasok yung isang bitag ng kalaban upang ikaw ay mabuyo sa pagkakasala at pagkatapos sa kamatayan. Di ba, sana kung kamatayang physical lang. Pero paano kung ang kamatayang tinutukoy ang spiritual? Tayo ay namamatay sa grasya ng Panginoon. Wala na pong balikan. Pag namatay tayo physically, namatay pa tayo spiritually, wala na pong balikan yon. Hindi na pwedeng yung nandoon sa kabila ay lilipat sa kabila. Dahil pagkatapos ng buhay natin sa daigdig na ito, may destinasyon tayong pupuntahan batay kung paano natin ipinamuhay ang mga aral at salita ng ating Panginoon. Bawat destinasyon na yon ay nakadepende sa ating kasalukuyang panahon. Ngayon lang amang mayroon tayong magagawa kung anong desisyon, kung anong hakbang aksyon ang ating gagawin para yung minimithi natin kung saan man tayong ibig pumaroon pagkatapos sa buhay na ito ay ating kamtin. Hindi bukas, dahil hindi natin alam kung abutin pa natin yung bukas. Kaya yung kasalukuyang panahon, yun ang pinakamahalaga sapagkat yan lamang ang mayroon tayo. Maya-maya, hindi natin hawak yung maya-maya. Bukas sa makalawa, hindi natin hawak yon. Kaya hindi natin pwedeng ipangalandakan na saka na lang ako maglingkod pag nag-retire na ako. Sana ako tutugon sa panawagan ng Panginoon pag marami na ako. Yeah. Yeah. At sasabihin ng Panginoon, loko-loko ka, no? Loko-loko ka. Bukas, babawiin ko lahat ang nasa iyo. Kaya hindi tayo pwedeng magyayabang, magmalaki sa harapan ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Ang kasakiman po, ito po ay nagdudulot ng kabiguan. Bakit? Marami ka na, pero sa totoo lang, bigo ka pa. Dahil yung mga hinahangad mo ay hindi mo pa rin nakukuha. Dami mo na eh, kamada ka na. Pero gustong pa kamadang kamada, ay hindi pa dumating yung kamadang kamada na minimithi mo. Kaya parang bigo ka pa rin sa buhay mo. Ang kasakiman ay nagdudulot ito ng kawalan ng kapayapaan sa ating kalooban. Bakit? Nakasintro ka kasi doon sa mga bagay na kung saan ito ay iyong pinapahalagahan. Kung ipinapahalagahan mo ay pera at ito ay nandun sa bahay mo, malamang hindi ka makakatulog ng maayos sa gabi dahil iniisip mo, baka mayroong aakyat na magnanakaw. Baka masunog yung aming bahay, masusunog din yung aking pera. So nandoon, naging insecure ka ngayon dahil nakasintro ka doon sa mga bagay na tinatangkilik mo sa buhay. Hindi masama, inuulit ko, hindi masama na maghangad tayo, pero huwag nating higitan yung ibig ng Panginoon. Mayroon tayo dapat na tayong masiyahan. Ano pa ang dulot ng kasakiman? Ang kasakiman ay nagdudulot ito ng higit pa na depression at saka frustration sa buhay. Yung si Marilyn Monroe, sobrang frustrated at sobrang depressed yung magaling na mga awit na yon. Sikat sa buong mundo, maganda, mayaman, ma-influensya. Subalit, isang araw natagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng 5-star hotel. At mayroong sulat, ang buhay ko ay hungkag. My life is empty. Bakit? Dahil ang lahat ho ng kaligayahan ng tao na naggagaling sa mga material na bagay o yung panglabas na mga bagay, ito po ay hindi natin maituturing na tunay na kaligayahan. Pansamantalang kaligayahan sapagkat yung mga bagay na yan anytime ay maglaho sa buhay natin. Yun po yung kaibahan ng happiness at saka joy. Subalit yung joy, yung pinakamalalim na kalagalakan ng buhay ng tao, yun po yun sa kaibuturan ng ating puso. Nasa kailaliman po yan ng ating pagkatao. At ang nagkakaloob lamang dyan ay ang ating Panginoon. Kaya kahit gaano pa kadami ang mayroong ka sa buhay,
kung hindi mo kasama ang Diyos, kagaya ni Marilyn Monroe, hungkag, empty ang buhay mo. So yun po mga kapatid, nagdudulot ng kabiguan. At hindi lahat ng pera kayang gawin sa buhay ng tao. Malimit nating marinig na kung marami kang pera, pwede kang bumili ng pinakamahal na higaan. Subalit, hindi mo mabibili yung mahimbing na tulog. Amen? Kahit gaano kapakaraming pera, bilhin mo man ang hospital. I-hard mo lahat ng pinakamagaling na mga doktor. Hindi pa sapat para madugtungan ang buhay mo. Ito isang realidad sa buhay at sa daigdig natin. Sinong nakakilala kay Michael Jackson? Ayan, si Nonoy. Si Michael Jackson ay tinatawag na King of Pop. Napakasikat na mga awit ito. Isa siyang negro, no? Maitim. Nagkaroon siya ng denial sa kanyang kulay, kaya binago niya ito at nagpapaputi dahil maraming pera. Naging puti yung kanyang katawan. Tumangos yung ilong. At ang kanyang programa, siya ay mabubuhay ng 150 years sa daigdig na ito. Ganon kapangahas ang tao. Dahil nga sa napakarami ng pera, nagprograma siya na mabuhay ako ng 150 years dito sa mundo. So ang ginawa niya, nag-hire siya ng 30 na mga pinakadalubhasang sa larangan ng medisina. Yung kanyang pagkain, dumadaan sa microscope. Sinusuri, baka mayroong germ. Subalit, nakakalungkot mga kapatid, at the age of 50, 50, namatay si Michael Jackson. Walang nagawa yung pera niya, walang nagawa yung pinakamagaling na mga doktor, yung pinakasikat na mga hospital. Kaya sabi ko kanina, hindi tayo pwedeng magmalaki sa harapan ng Panginoon. Amen? Ano pa ang dulot ng kasakiman? Yun pong nabanggit ko kanina, yung espiritual na kamatayan. Napakalaking trahedya sa buhay ng tao yan pag tayo'y napawalay na sa biyaya ng ating Panginoon. At paano naman natin malaman na tayo ay sakim? Tanong mo nga, sister, brother, sakim ka ba? Yan. Gusto niyong malaman kung sakim tayo o hindi? Ha? Gusto niyong malaman? Amen. Si nanay, gustong-gusto niyang malaman. At dapat talagang malaman natin lahat ito. Baka nandoon na pala tayo, nagtatampisaw na tayo, hindi natin alam, so hindi natin maitatama yung buhay na pahiram sa atin ng Panginoon. Kapag tayo ay nagkakaroon na ng ugali na kagaya nung binatang hangal na nakasintro na lamang sa sarili, ibig sabihin naging sakim na tayo. May mga tao na pag dumarating sa kanilang tahanan, walang panahon makipag-usap sa membro ng kanyang pamilya. At kung lalapit yung kanyang anak, sabihin niya, huwag mo akong istorbohin. Nagre-review ako ng kontrata sa negosyo. Kung gusto mo ng pera, kailangan pera, pumunta ka doon sa mami mo, sa mama mo, sa nanay mo. Huwag mo akong abalahanin. So wala siyang panahon sa kanyang pamilya dahil ang panahon niya ay iginugugol niya sa pagkamal ng maraming kayamanan. At isang beses lang ito, pumasok sa tahanan nun sa loob ng isang buwan. Bakit? Itatlong po yung kanyang asawa eh. Kaya araw-araw iba yung kanyang inuuwian. At ganun ang ganun ang senaryo kasi daming kanyang pera. So naniniglik niya yung attention, yung caring doon sa pamilya. Hindi pwedeng ipapadama ng tao lamang yung kanyang pagmamahal sa pagitan ng pera. Diba? Napakaraming kwento na dahil sa kagustuhang mabigyan ng maayos na bukas ng ibang bansa, napabayaan yung mga anak, pinaubaya sa tiyahin, inaabuso pa ng mga tiyahin, at yung kanyang pinapadala sa kanyang mga anak, hindi pa ginagastos para sa kanyang mga anak, at napapariwara pa yung buhay ng kanyang mga anak. So, yung priority po natin, kailangan ihiling po natin ng guidance sa Panginoon. Dahil maaring yung gusto natin, hindi naman pala kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga isanggunin natin sa Panginoon yung ibig natin sa ating buhay.